Ayan. So, makikita nyo, sobrang haggard ko na. And, ang oras ngayon ay 9 p.m. na. Hindi ko alam kung kita, pero 9 p.m. na. And, ngayon is nagpipintura ako ng letters for our wedding. And, sobrang low-key lang itong aking video kasi hindi na ako nag-abala na gumamit ng ring light. And, ayun. Samahan nyo ako sa aking journey. Kita yung ano, yung napinturahan ko kagabi kasi dinala na namin dun sa venue kanina. And ngayon, nakatapos lang din ng counseling namin. Hindi ko na na-video yun kasi late kami. And sorry po, father. And ayun, ito naman. Ang oras natin ay 11:37. Pupunta muna ako sa aking dentist para makapagpa-adjust. Kasi sobrang natama na yung wire din sa aking bisngi. Kasi nag-adjust na siya. So, ayun. And then after nun, pumunta naman tayo ng Unitop para mamili ng offertory sa simbahan. Ayun. So, samahan niyo ako. Ayun. Dito na ako sa Unitop. And mimili lang ako lang para sa ano, offertory or yung sa offering na sa simbahan. And mas gusto ko kasi yung customized kesa yung bibili ako ng ano, mas tawag dito. Mas ano siya, mas tipid or mas alam mo kung ano yung ilalaman mo compared dun sa fruit basket na nabubulok kasi yun. So, sabi ni father, as much as possible yung hindi nabubulok. And so, eh mamaya, papakita ko na lang sa inyo once na naka-uwi na ako. Tapusin ko lang muna itong pamimili ko. And then, ayun, update ko kayo pag naka-uwi na ako. Bye! And guys, so naka-uwi na ako and alam ko sobrang haggard ko ngayon dahil wala, masyado natin to pinaghahandaan. Ayan, sobrang haggard ko. Pagpasensyahan nyo na yung mukha ko. Ayan. And yung mga pinamili ko kanina sa Unitop is para sa offering na ibibigay namin sa church. And ang advice nga ni father is sabon, ganyan, mga panlinis kasi nagagamit nila sa simbahan, nagagamit nila panlinis sa kanilang ano, yung mga mantel, ganyan, panlaba, ganun, and yung mga dingding, yan. And advice din niya is huwag na mag-gift ng, or huwag na mag-offer ng mga nabubulok like fruits, vegetables, ganyan. So, yung mga binili ko is more on canned goods, ganun. So, ito yung mga pinamili ko. Ayan, ano lang to ha, very maiksi lang. Ipapakita ko lang sa inyo ng mabilisan. So, ayan, bumili ako ng mga bar soap. So, hindi ko na sasabihin anong brand kasi hindi naman siya sponsored. Ayan, ganyan. Yung mga powdered soap. Ganyan, puro powdered soap yung binili ko usually. Ayan, mga maliliit. And then, itong
Ayan, mga powder. So, and then, dito naman sa kabilang eco bag, dalawa kasi itong eco bag na. Ayan. Dito ko siya ilalagay sa maliit na planggana. Nakaganyan siya. Nakatayo sila. And then, ilalagyan ko na lang sila ng ano, ng pangbalot. Ayan, bumili rin ako para doon naman sa mga ano, canned goods. Itong nabili ko is, ano lang to? Parang 729 pesos. Tapos, itong isa is 36 pesos sa unit up. And then, itong, ito naman, ay, bumili rin pala ako nitong brush para pag maglilinis sila ng CR or ng mga dingding. Ayan, ganyan. And then, glue stick. Mamaya, pandikit. Ayan, mga goods lang to. Mga ganyan. Mga ganyan lang yung binili ko. So, para ayan, coffee mix or ano ba, cream oil. Ganun. Then, kape. Kaya mga ganito yung binili ko. Kasi sabi ni Father, every Christmas or December is nagkakaroon sila ng gift giving. So, yung mga offer or yung mga offering na binibigay sa kanila sa church, kapag binyag, kapag may misa, ganun, is binibigay din nila sa mga kapuspalad every Christmas. So, ayun, ang advice niya talaga is yung hindi na magbubulo kasi sayang naman daw. Then, mga canned goods, ayun, mga dela-delata lang. And then, bumili ako nito, ano bang tawag dito? Cellophane. Ayan, cellophane na color green since ang motif namin is green. Ayan. And then, bumili na din ako na ribbon. Para pantayo. Kasi sabi ko lang sa inyo, ako na yung gagawa ng aming offering to the Lord. Ayan. So, ayun lang yung mga pinamili ko. And then, papakita ko naman sa inyo yung paggawa ko ng ano, ng basket. Ano tawag doon? Please comment down below kung ano ba ang tawag doon. Offering basket ba ang tawag doon? Ganon. Ayun, so, yun lang yung mga pinamili ko. And, kasi meron na naman ako dito ibang delata. Kaya, konti lang yung pinamili ko na delata. Sayang naman yung delata dito sa bahay. So, ayun lang. We'll be right back.
Tapos pa kami.